dumating kami sa Sabiha Gökçen, Istanbul Airport, ng mga 4:30 a.m. Mula sa airport, nagbus kami papuntang Karakoy. Ito ang Kadikoy Port. Destination nito, Karakoy, Kabatas, Eminono, Escalesi. Kailangan bumili ng ticket dahil hindi sila tumatanggap ng cash. Ito ang ticket machine, Jetonmatic. Ito na ang Kadikoy Port platform. Dahil maaga pa, medyo foggy pa ang paligid. Ito ang isa sa mga local na nagtatiyagang makipag-usap sa amin at magkwento ng history ng Turkey. From Eminönü, nag-tram kami papuntang Sultanahmet, na kung saan nandun ang aming hostel. Ito ang view at scenery sa paligid ng Eminönü tram station. Ito ang mabait na receptionist sa hostel, ang may-ari ng hostel na tinuluyan namin. Napaka-common ng pataas at pababang streets at mga kalye sa Istanbul, lalo na dito sa Sultanahmet. Ito ang local barber na nag-volunteer na magpa-picture sa akin. Napaka-common din sa kanila ang maliliit na kalye. Ang Sultanahmet Mosque ay kilala din bilang tawag na Blue Mosque. Ito ay noon pang Ottoman era sa Istanbul. Ito ay itinayo noong 1609 at 1616. Isa ito sa kilalang pasyalan ng mga turista sa Istanbul. Sa loob nito ay may asul na tiles na nakapalibot dito. At ito ay gawa ng kamay. Sa gabi, ang mosque na ito ay nagniningning bilang asul na kulay. Pagkatapos ng kapayapaan sa Zitvaturok at pagkatalo sa gera noong 603 to 618 mula sa Persia, nagdesisyon si Sultanahmet na itayo ang dome na ito bilang pagpapakilala ng kapangyarihan noong Ottoman period. Free entrance ang lugar na ito. Kailangan lang takpan ang buhok sa mga kababaihan.
isa sa lugar na maaring makita dito sa Istanbul, Sultanahmet ay ang Hagia Sofia. Ito ay napakalapit lang sa Blue Mosque. Kilala din ito bilang pangalang Hagia Sofia. Ito ay tinatawag ding Church of the Holy Wisdom or Church of the Divine Wisdom. Ito ay itinayo bilang isang Kristiyanong simbahan noong 6th century sa pag-uutos ng Byzantine Emperor na si Justinian I. Sa utos ni Sultan Mehmet II, ito ay madaling nilinisan at ikinonvert na mosque. Ito ay binuksan noong 1935 bilang isang musileo ng mga secular sa Republika ng Turkey. Ito ay dahil sa utos ng presidente ng Turkey na si Kemal Ataturk. Kilala ito sa buong mundo na may pinakamataas na architectural achievement. Ganun din, sikat ito sa may malalaking mga dome na kinukonsiderang pangkabuuan ng Byzantine architecture. Ang mga pagbabago sa struktura ay parehong mula sa Byzantine at Ottoman period. Ang simbahan na ito ay maraming maliliit at madidilim na lagusan sa second at third level nito. Ang simbahan o musuleo na ito ay isa sa may pinakamaraming turista sa Istanbul. Ang entrance fee ay nagkakahalaga noon ng mga 50 Turkish lira. Sa panahon na ito, ito ay nagkakahalaga ng 100 Turkish lira.
Divanyolu Street ay isa sa may pinakabising kalye sa Istanbul. Marami rito ang mga business establishment. Sa lugar na ito, makikita mo ang moderno at lumang mga struktura na magkasama sa iisang kalye.